Ang reformasyon. Ang katawagan sa mga kaganapan na yumanig sa kakristyanuhan mula ika-14 hanggang ika-17 na dantaon na humantong sa pagkakahati ng simbahang kristyano. Dito nagsimula ang paghihiwalay ng mga protestante sa simbahang katoliko romano. Gayunpaman, hindi nagpabaya ang mga katoliko romano. Sinimulan nila ang pagbabago sa sariling rehiyon nang hindi binabago ang kanilang doktrina. Martin Luther, ama ng protestanteng paghihimagsik, isang mongeng Agustinian at naging professor ng teologiya sa Universidad ng Wittenberg, ang nagpagkabag at nagsimula ng duda na mabasa niya ang kaibahan ng katuroan ng simbahan sa katuroan ng Biblia tungkol sa kaligtasan, ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsimula sa pananampalataya at naging ganap na pamamagitan ng pananampalataya, Romans 1:17. Martin Luther, ang pag-aani na at pagdududan Martin Luther sa bahay sa kapangyarihan ng marilikya ay kanyang napatunayan sa paggalaw niya sa Rome noong 1571. Ang nagpasiklab sa galit ni Luther ang kasuklam-suklam na gawain ng mga simbahan ang pagbebenta ng indulwensya. Ang hindi pagsang-ayon ni Luther at ang sapatakalan ng simbahan tukol sa paggamit ng indulwensya ang nagtulak sa kanya para ipaskil sa pintuan ng simbahan noong 31 October 1517. Ang kanyang 65 profession, 5 theses. Ito yung anak ni Luther noong November 10, 1483 sa Elisabeth, Germany. Ang kanyang ama si Hans ay isang magsasaka na naging minero ng tanso. Samantalang ang ina niya si Margaret Linderman ay mula sa isang pamilyang bilang kabilang sa gitnang uri. Kumalat sa iba-ibang bayan ng Alemanya ang kapangyarihan ni Luther noong taong 1529. Nagbigay mga sumusuporta ng estado at bayang Aleman ng isang protestan na siyang pinagmula ng salitang protestante. Kontra-reformasyon. Bago nagsimula ang reformasyon protestante, nagsikap ang mga pinuling katoliko na maitawid ang mga maling pamamaraan ng simbahan. Si Papa Gregory, 1037-1085, na lalong kilala sa una niyang pangalang Hildebrand, ang nagpasimula ng tatlong pagbabago sa simbahan. Una, pagbawal sa mga pari na mag-asawa upang malayo sa siliranin ng pamilya at nang mailaan ang buong sarili sa paglilingkod sa Diyos. Ikalawa, pag-alis ng simony. Ikatlo, pagbabawal sa mga tauhan na tumanggap ng pagtatalaga sa anumang tungkulin sa simbahan sa kamay ng isang hari o pinuno. Upang harapin ang hamon ng protestantismo, isang malakas na kilusan ang sinimulan ng mga tapat na katoliko upang paundarin ang simbahang katoliko. Tinawag ang kilusang ito na Catholic Reformation o Counter-Reformation. Isinigawa ito ng Konseho ng Trent Inquisition at mga samahan ng mga Heswita. Tagumpay ang mga Jesuita sa pagbawi sa Bohemia, Hungary, Poland at Ibong Germany para sa simbahang katoliko. Sila ang naging makapangyarihan lakas ng katolisismo sa kanlurang Europe. Nagtatag sila ng mga paaralan at naging lulubhasa bilang mga guro. Naging tagapayo sila at katapat ang loob ng mga hari at reyna ng mga kaharian katoliko. Nagtamo sila ng matataas na karangalan sa pamamagitan ng kanilang nagawa bilang eskolar at mga siyentista. Sa panahon ni Haring Ferdinand at Reyna Isabella ay pinatupad ang insuisyon laban sa mga erehe at tudyo at makipagdigma sa mga Muslim sa Granda, maging ang simbahan ay sumailalim sa trono ng hari at reyna. Malaki ang pagbabagong naganap sa simbahang katoliko noong ika-14 hanggang ika-17 dantaon, kung saan maraming mga gawi at turo ng simbahan ang tinuglisan ng mga reformistang partikular sa imoralidad at pangmamalabis ng simbahan. Naging tanyag ang pangalang Martin Luther bilang ama ng himagsikang protestante na siyang namuno sa paglaban sa mga depekto ng simbahan. Ang kanilang layunin ay hindi upang sirain ang simbahang katoliko, kundi upang maging bukas ang simbahan sa mga pagbabago o reforma. Hindi nagustuhan ng papa at ng mga kawani ng simbahan ang pagtatagumpay ni Luther. Kaya tinapatan nila ito ng Council of Trent, Inquisition at Society of Jesus na naglalayong pagbutihin ang pananampalataya ng katoliko. Ang walang tigil na iringan sa pagitan ng simbahang katoliko at protestante at patuloy na pagpapalaganap ng paniniwala at antikain ay nagdulot ng sumusunod na epekto. Nagkaroon ng dibisyong panreligyon sa Europe kung saan ang hilaga ay nagiging mga protestante samantalang ang timog naman ay nananatiling katoliko. Sa kadahilan ng maraming mga turo ng simbahang katoliko na iba sa aral ni Kristo at iba pang pagpapalabis ng mga pari, marami ang umiwalay sa simbahang katoliko at nagtatag ng mga sekta ng protestante tulad ng Calvinism, Lutheranism, Methodist, Anglican, Presbyterian, at iba pa. Ang ilan sa mga tipormang kanilang ginagawa ay ang pagpapawalang bias ng seremonya na tumutukoy sa pagbebenta at pagbili ng mga opisyo ng mga simbahan at ang pagbabawal sa pagtatalaga ng mga hari o karaniwang pinuno sa simbahan. Ang taliwas na ideya na dalawang malaking relihiyon sa Europe, Katoliko at Protestante, ay nagbunga sa mahabang panahon ng dimaang pangrelihiyon.